Meralco at ng mga generation companies dito sa hindi ba katuwirang pagsingil sa kuryente. 13 taon na ang Electric Industry Reform Act na pinapatupad. Ngunit ang pangako nito na pababain ang kuryente, pagandahin ang kalidad ng serbisyo ng enerhiya ay hindi natupad. Ito ay nagsasalarawan na ang mga estratehikong industriya ay hindi dapat nasa kamay ng mga pribadong korporasyon. Mga kababayan, kapag nagsasalita si Noynoy Aquino, kanyang binabanggit sa kanyang mga kritiko, tapusin nyo na ang inyong mga ngawa laban sa pork barrel dahil may basura na daw ang PDAP. Alam naman natin na kahit sinasabi nila na nabasura na ang PDAP ng Kongreso at Senado, nakita na natin sa kasaysayan na magbabago lamang ito ng pangalan, pero yung ginagawa nilang tradisyon ng pagkontrol ng Malacanang sa Senado at Kongreso na gamit ang mga pork barrel ay magpapatuloy pa rin. Pagkalanin mo sabihin ang pinapahalap ng mamamayang Pilipino. Nariyan ang asapin ng human rights violation sa Pilipinas. Araw-araw, merong kabataan na pinikitinan ng karapatan para sa kanyang karapatan sa edukasyon at servisyong panlipunan. Hiyang-hiya kami sa gobyerno ito. Nitong taon lamang idiniklara ng gobyerno ito ang araw ng panalangin para sa lahat ng biktima ng bagyong Yolanda. Pero ngayong garapalan naman yung pagnanakaw sa kaban ng mamamayang Pilipino. Usapin ng silver claim mo, ginagawang batas, ibig sabihin pala, krimen ang magpahayag laban sa gobyerno ito. Krimen ang sabihin na ang gobyerno ito ay inutil at irresponsable sa kanyang pangako sa mamamayang Pilipino. Ito po yung unang good news. Pinagbigyan po ng korte ang motion ng bayan muna para po i-extend sa panibagong 60 araw ang TRO laban sa Meralco Rate Hike! Anim na pong araw po karagdagan ang ibinigay na TRO laban sa Meralco Rate Hike at nagkaroon din ng TRO laban doon sa mga generators na nais singilin yung kanilang sobra-sobrang kita mula sa spot market. Yan po yung unang good news. Ngayon po, pagdating po sa cybercrime law, dito po, medyo magkakaroon ng talo-talo. Dito, merong mga problema tayo nakikita. Sa cybercrime law po, ang unang magandang balita, merong malinaw na mga provision tayong naipanalo. Naipanalo natin na unconstitutional ang sinasabing real-time connection of traffic data kahit walang kautusan ang korte. Ito ay malinaw na paglabag sa karapatan o sa right to privacy ng mga gumagamit ng internet. Ito po ay diniklarang unconstitutional. Pangalawa pong naipanalo natin, na idiklara ding unconstitutional ang sinasabing kapangyarihan ng Department of Justice na tanggalin o i-restrict ang access sa isang website na kahit walang kautusan ang korte. Hindi po pinahintulutan ng korte, ito ang mapanganib na takedown provision at kapangyarihang ibinibigay ng batas sa Department of Justice. Pero ano po ang bad news? Mga kababayan, mga kapatid, ang malungkot na balita, nananatili pong constitutional ang online libel. Ibig sabihin po, ang mga sumusulat ng mga post o mga artikulo online ay vulnerable pa rin. Kakaharap pa rin sa banta ng pagkakaso ng online libel at ito po ay mananatili isang banta sa kalayaan sa pamamahayag. Ang diniklara lang pong unconstitutional ay yung usapin ng pagkokomentaryo o pagre-react sa mga post. Hindi pa ho ba gaanong malinaw kung ang tinutukoy nito ay ang pag-repost o pag-share o pag-like ng mga post. Pero ang sigurado po
ang original na nag-post ay maaaring kasuhan ng online libel. Malungkot! Tunay pang malungkot na pangyayari ito, isang malaking pag-atras na naman para po sa kalayaan sa pamamahayag, lalong-lalo na po sa ilalim ng isang gobyernong ikon, sa isang gobyernong sinisisi ang media at ang mga namamahayag sa lahat ng mali sa bansa. Asahan niyo po, talagang hindi matatapos ang panunutil sa ilalim ng rehimeng ito. Sinasabi nila, ang buwan ng Pebrero, buwan daw ng pagmamahalan. Huwag po nating kakalimutan sa ating kasaysayan ang Pebrero. Buwan din po yan ang paglaban. Ang makasaysayang Edsawan ay naganap po sa buwan ng Pebrero. At dapat po, bilang inspirasyon ng magiting na paglaban ng mamayan sa ating kasaysayan, kailangang ipagpatuloy ang ating paglaban. At ang laban po natin ngayon ay para sa mga karapatan ng ating mga kababayan na mabuhay ng disente, mabuhay ng may kalayaan, at mabuhay na kung saan meron tayong pamahalaan na kung saan hindi kinukurakot o binubulsa ang pera ng sambayanan.